Pinag-uusapan na ng Interagency Task Force na ilagay muli sa General Community Quarantine ang buong Eastern Visayas. Ang iba pang detalye tutukan sa balita ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Pinag-uusapan na ng Interagency Task Force na ilagay muli sa General Community Quarantine ang buong Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Attorney Aldrin Jude Kibik, ang City Administrator ng Lungsod ng Tacloban. Dahil sa pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 na makyat na sa 2,189 at 1,348 ang gumaling, may 829 pang tibong kaso, siyam nang namamatay. O na nagpatupad ngayong araw ang Tacloban sa General Community Quarantine mula sa Modified General Community Quarantine para malimitahan ang paglabas ng mga residente. Ibinatupad na rin ang curfew hours sa mga minor de edad at senior citizens sa Tacloban. Pansamantalang ipinasara lang muna ang ilang mga establishmento na hindi esensyal sa lungsod para makontrol ang pagkalat ng virus na nagkaroon na ng local transmission. Bukas naman malalaman kung matutuloy ba na muling ilagay sa GCQ ang buong Eastern Visayas. Mula dito sa Tacloban, sa lalawigan ng Leyte at DYVL Action Radio. Ito si RH32 Jimmy Angay-Angay, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties, DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH digital exclusives, news, programs, and special reports. Maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms and be updated all the time. This is the DZRH Play Now. Follow us and we will follow you. Servisyong tapat sa iyo, DZRH, supok na sa bahay.